Lay, ito ang palayaw nila sa akin pero ang totoo, Alisa ang pangalan ko. 25 years old at nakatira sa bayan ng Samar. Tatlo kaming magkakapatid idol at ako ang panganay na anak. Ako na rin ang tumayong padre de pamilya sa bahay dahil wala na akong papa. Pumanaw ito ngayong taon lang kasi hindi nakayanan ng kanyang katawan ang bakunang itinurok sa kanya. Nasaktan kami idol sa pagkawala ni Papa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin namin matanggap na wala na siya. Palagi ko siyang iniisip at maraming beses kuring hinangad na sana ay bumalik siya. Hindi kasi kami sanay na wala si Papa sa aming tabi. Isa ako sa mga kabataang nabigyan ng kakaibang kakayahan. Matalas ang aking pandinig at malakas ang aking pakiramdam sa mga nilalang na nasa paligid. Nagtatrabaho ako bilang babysitter sa isang mayamang pamilya sa bayan noon. Nangupahan ako roon dahil hindi ako pinayagang doon tumira sa bahay nila. Buong araw ako sa kanila tapos sa pagsapit ng alas 5:30 ng hapon ay papauwiin na nila ako. Malaki naman ang sahod kaya ayos lang sa akin na magrenta ako. 50 meter lang naman ang layo ng inuupahan ko sa bahay ng aking amo. Hindi naman gaano kalaki ang apartment ko, sakto lang. May apat na kwarto at doon ako sa ika-apat kung saan may bintana sa gilid at sa likod. Pinili ko roong pumuesto dahil medyo distansya ito sa tindahan. Ayoko lang ng masyadong maingay at umiiwas din ako sa mga tambay. Sa unang mga buwan na pagtira ko roon idol ay wala pa akong napansing kakaiba pero di katagalan ay may napapansin na ako. Nakaugalian kong magpundo ng tubig sa malaking drum na nasa loob ng sarili kong banyo. Pawisin ang mukha ko noon dahil na rin sa pagod. Maglilinis na sana ako sa loob ng banyo nang marinig ko ang malakas na kalabog galing sa pinto. Biglang kumabog ng malakas ang aking dibdib sa di matukoy na dahilan. Lumapit ako sa gripo at pinatay ko muna iyon. Matapos patayin ng gripo, ay muling tumahimik ang paligid. Hindi ko rin muling narinig ang kalabog. Kumunot ang aking noo sa isiping, may doorbell naman sana ang pintuan. Napatanong ako kung sino ang nasa labas at dahan-dahang lumabas ng banyo. Habang humahakbang ako, ay palakas din ng palakas ang kabog ng aking dibdib. Isa lang ang tinitingnan ko, ang doorknob na gumagalaw. Para bang may taong pumihit at gustong pumasok sa kwarto ko. Tahimik lang, walang ingay o ano paman. Nang time na yon idol, pagtagaktak lang butil-butil kong pawis dahil sa kabang naramdaman. Nang marating ko ang pinto, ay mas lalong lumakas pang aking kaba. Nilukuban ako ng takot na baka masamang tao ang nasa labas. Naririnig ko ang malakas na pintig ng aking puso nun habang dahan-dahang lumapit sa maliit na butas para tingnan o i-check kung may tao ba. Tumingkayad ako para makita ko ng maayos. Medyo mataas kasi ang kinaroroonan ng butas kaya kailangan ko pang tumuntong sa bangko para lang maabot yun. Sa aking pagsilip ay wala akong nakitang tao sa labas ng pinto, maliban sa bolang kulay itim. Isang malaking buntong hininga ang aking pinakawalan. Unti-unti ring bumabalik sa normal ang aking paghinga, sa isiping baka naglaro lang ang anak ng aking ka-roommate. Kaya bumaba na lang ako sa bangko at ibinalik ko iyon sa ilalim ng lamesa. Tinalian ko muna ang mahaba kong buhok na tumabon sa aking mukha. At para makasigurado, binuksan ko ang pinto at lumabas ngunit napakunot ang aking noo nang wala akong makitang batang naglalaro. Wala rin ang ibang ka-roommate ko.
Wala kasing mga tsinelas o sapatos sa labas ng kanilang mga pintuan. Medyo makulimlim na rin nun. Malamig na ang hangin na dumampi sa aking balat. Tanging ilaw lang din na sinadyang ikabit sa puno ang nagbigay ilaw sa paligid. Habang nasa labas ako, pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin sa kung saan. Lumingalinga ako ngunit wala akong napansing kakaiba. Tumingala ako sa itas ng puno at doon ay nakakita ako ng isang uwak na matamang nakatingin sa akin. Kinilabutan ako sa titig at presensya ng uwak. Naging abnormal na naman ang tibok ng aking puso. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili at dali-daling pumasok sa loob ng kwarto. Nang makapasok na ako, ay dali-dali ko itong sinara. Humawak ako sa dibdib kong dinaig pa ang tambol sa lakas ng kabog. Humahangos at hinihingal. Pumikit ako at hinayaan ang aking pawis na pumatak sa sahig. Ilang beses akong huminga ng malalim bago ko tinungo ang kusina. Tsaka pa lang ako nakaramdam ng kaginhawaan matapos kong inumin ang malamig na tubig. Tapos nun ay pumunta ako sa kama at humiga. Ipinikit ko ang mga mata at hinayaang makatulog ang katawang pagod na pagod sa pagtatrabaho. Sa kalagitnaan ng aking mahimbing na tulog ay sunod-sunod na alulong ang aking narinig sa labas ng apartment. Tumatahol din ang ibang aso. Kaagad akong napabalikwas ng bangon nang marinig ko ang ingay sa labas. Humigpit ang hawak ko sa kumot nang muling marinig ang alulong. Muli na namang kumabog ang aking dibdib. Wala akong mahinga ng tulong sapagkat nahihiya akong sumigaw. Iniisip ko kasi noon na baka magising ang nasa kabilang silid. Nagtago ako sa ilalim ng kumot. Nangangatog ang mga tuhod at nanlalamig. Namumuurin ang butil-butil kong pawis sa noo pero hinayaan ko lang iyon. Halos mapugto na rin ang aking hininga dahil sa lakas ng kabog na siyang naging dahilan ng pagsikip ng aking dibdib. Naririnig ko ang tibok ng aking puso na parang sumabak sa karera sa sobrang bilis. Ilang saglit lang, muling tumahimik sa labas. Lumabas ako sa kumot at isinwitch on ang ilaw. Nanatili akong nakahawak noon sa switch nang may maramdaman akong nakatingin sa akin mula sa likuran. Nang lumingon ako sa may bintana, ay parehong nanlaki ang dalawa kong mga mata. Hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Naistatwa ako at ang kabog ng aking dibdib ay mas grumabe pa. Napasigaw ako ng malakas nang makitang nakabukas ang bintana at nakatuntong doon ang isang aswang. Maitim at kulubot ang mukha nito. Matutulis din ang kanyang mga kuko na patuloy niyang kinakalmot sa dingding. Maya-maya pa, ay narinig ko ang boses ng nasa kabilang silid na si Arthur. Tinanong niya kung nasaan daw ang aswang at kung ano raw ba ang sinasabi ko. Gustuhin ko mang sumigaw ulit ngunit hindi ko magawa dahil nilukuban na ako ng takot at kaba. Sa isang iglap lang ay sakal-sakal na ako ng aswang. Pumikit ako dahil sa sakit ng aking lalamunan. Nang time na iyon, idol, ay hindi na maipinta ang aking itsura. Humahangos ako at pinilit na makahinga pero sadyang malakas ang aswang. Hindi na rin sumayad sa sahig ang aking mga paa. Bale, nasa ere ako. Nagpupumiglas ako at nagkakawag para bitiwan niya ako pero talagang malakas siya. Pumikit na lang ako at tinanggap ko na lang na iyon na ang aking katapusan. Ilang minuto akong nakapikit hanggang sa marinig ko ang sunod-sunod na katok sa pinto at kalabog. Maya-maya pa ay isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa gabi. Nabitiwan ako ng aswang. Bumagsak ako sa sahig at namilipit sa sakit. Hindi ko rin halos maigalaw ang aking katawan noon. Pakiramdam ko, may sumakal pa rin sa akin.
Umubo ako ng maraming beses habang hinahabol ko ang aking paghinga. Humahangos din at wala ng lakas pang tumayo. Nanatili akong nakadapa sa sahig habang nakapikit tsaka patuloy rin sa pagdaloy ang luha sa gilid ng aking mga mata. Nagulat na lang ako nang marinig ko ang boses ni Arthur sa loob ng aking kwarto. Galit na galit siya at papatayin daw niya ang aswang. Nang tingnan ko siya, nakapaibabaw si Arthur sa aswang. Sinuntok niya ito sa muka pero malakas ang aswang. Hindi man lang ito natinag. Sa bandang kaliwa ay naroon ang baril. Napasigaw ulit ako nang makita kong nakalmot ang pisngi ni Arthur. Gumapang ako sa sahig at pilit na inabot ang baril. Nang mahawakan ko ito, ay kaagad ko ring itong nabitiwan dahil sa bigat. Nanginginig ang mga kamay kong pinulot muli ang baril. Sinanay ko muna ang bigat nito tapos buong tapang na ikinasa at itinutok sa aswang. Ngunit masyado silang malikot. Natatakot akong baka matamaan si Arthur. Ilang saglit lang, napasigaw ulit ako nang makitang tumilapon si Arthur at bumagsak sa sahig. Mahigpit kong hinawakan ang baril nun habang nakatutok sa aswang. Kung hindi ko babarilin ang aswang, maaaring mapatay niya kami kaya kinalabit ko ang gatilyo. Mariin akong pumikit nang maiputok ko ang baril. Hindi ko alam kung natamaan ko bang aswang pero sa tingin ko ay oo. Kasi may narinig akong ingay na parang namimilipit. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Binitiwan ko na rin ang baril at nang time pa lang na iyon ko naramdaman at namalayan na grabe ang panginginig ng aking kamay. Pati ang aking labi ay nanginginig din na halos hindi ko na maibuka pa ang aking bibig. Umiyak na naman ulit ako. Nakatulala lang akong tumingin sa lalaking nagligtas sa akin. Lumapit siya sa akin at nagtanong kung ayos lang ba raw ako pero hindi ako umimik. Tulala lang akong nakatingin sa kanya hanggang sa bigla ko siyang niyakap at doon humagulgol. Pinatahan niya ako at sinabing tumakas ang aswang. Na huwag na raw akong mag-alala dahil ligtas na ako. Hindi ako iniwan ni Arthur sa aking silid hanggat hindi niya nasisiguradong okay lang ako. Siya ang unang lalaking naging kaklose ko rito sa bayan at itinuring ko na rin siyang parang tunay kong kuya. Nang medyo nahimasmasan na ako ay pinag-usapan namin ang tungkol sa aswang. Saka ginamot ko na rin ang sugat sa kanyang pisngi. Sabi ni Arthur, baka raw nagkataon lang na gutom ang aswang at ako ang natsyampuhang biktimahin. Kasalanan ko rin naman kung bakit nakapasok ang aswang ng gabing iyon. Nakalimutan ko kasing ikandado ng mabuti ang bintana. Kinabukasan, maaga akong gumising dahil may trabaho na naman. Inayos ko muna ang sarili ko bago ako lumabas ng apartment. Matapos kong ikandado ang pinto, ay bumuntong hininga muna ako ng 3 beses bago naglakad patungo sa bahay ng aking amo. Nang nasa tapat na ako ng gate, ay hindi muna ako tumuloy. Huminto ako dahil may nararamdaman akong parang may kakaibang nangyayari sa loob ng bahay. Mas lumapit pa ako sa gate at pilit na tinanaw sa giwang ang loob ng bahay. Sa aking pagsilip, nakita ko si Madam at ang panganay nitong anak na si Matt. Pinagalitan niya ito at narinig ko ang kanyang sinabi. Sabi ni Madam, bakit daw siya pumunta roon? Paano na lang daw kung malaman niya ang sekreto nila? Pero naguluhan ako sa narinig ko. Hindi ko alam kung sino ang niya na tinutukoy ni Madam. Nanatili lang akong nakamasid doon sa kanila sa giwang. Nakita ko ring may galos at sugat si Matt sa kanyang tagiliran, saka may bahid din dugo ang kanyang t-shirt at pants. Maraming katanungan ang naglalaro sa aking isipan noon, na kung ano kaya ang ibig niyang sabihin at kung anong sikreto ang tinutukoy niya. Habang malalim akong nag-iisip, ay biglang bumukas ang gate at iniluwa roon si Madam. Tinanong niya agad ako
kung kanina pa raw ba ako roon sa labas ng gate. Halata pa rin sa kanyang boses ang galit. Nagsalubong din ang kanyang dalawang kilay. Tapos may napansin din ako sa kanyang mga mata. Bigla itong nagkulay pula, pero bumalik din ito sa dati. Dahil sa takot, sinabi ko kay Madam na kararating ko lang. Natatakot kasi akong aminin sa kanya na narinig ko ang pinag-usapan nilang mag-ina. Matapos ng usapang iyon, ay pinapunta na niya ako sa kwarto ni Kyle, ang isang taong gulang niyang anak na inaalagaan at binabantayan ko. Matuloy na kong naglakad pakyat sa ikalawang palapag. May tatlong palapag ang bahay nila, Madam. Kongkreto ito pero kulay itim ang pintura pati ang kurtina. Wala rin akong nakitang mga imahe ng Diyos. Habang humahakbang paakyat, ay nahagip ng mga mata ko si Matt na nakatingin sa akin ng masama. Nakita ko rin ang bigla ang pagpula ng kanyang mga mata kagaya ng kanyang ina. Kumabog ang aking dibdib at dali-daling nag-iwas ng tingin. Tumakbo na lang ako paakyat ng hagdan para madali ko lang marating ang kwarto at makalayo kay Matt. Rinig na rinig ko ang iyak ng bata noon mula sa labas. Isang hakbang na lang at bubuksan ko na sana ang pinto nang may marinig akong kalabog sa kabilang silid. Sa totoo lang, kapag nandito ako sa bahay nila ay napakabigat ng presensya. Pakiramdam ko may aurang hindi ko masabi kung ito ba ay mabuti o masama. Di ko mawari kung nilalang ba ito na hindi nakikita ng normal na tao o sadyang may kakaibang nagaganap sa bahay na iyon. Dahil sa kuryosidad, humakbang pa ako papalapit sa silid kung saan ko narinig ang kalabog. Muli akong tumigil sa paghakbang nang marinig ko na naman ito. Malapit na sana ako sa pintuan. Aabutin ko na sana ang doorknob nang may biglang nagsalita sa aking likuran. Sabi niya, kapag daw binuksan ko ang pintong iyon, ay patay na raw ako. Nakakapangilabot pakinggan ang kanyang boses. Para bang galing pa ito sa ilalim ng lupa, sa sobrang lamig. Mas lalo na namang nadagdagan ang aking kaba. Dahan-dahan akong lumingon kahit na nanginginig ang mga kamay ko at nangangatog din ang aking mga tuhod. Sa aking paglingon, tumambad sa aking harapan ang isang matandang lalaki, ang papa ni Madam. Minsanan ko lang siyang nakita dahil hindi ito naglalabas ng kanyang kwarto. Napalunok ako ng paulit-ulit nang makita ang bahid ng dugo sa kanyang bibig at kamay. Palipat-lipat ang tingin ko sa kanya at sa kwartong patuloy sa pagkalabog. Sorry po, senyor. Yumuko ako at paulit-ulit na humingi ng paumanhin. Dali-dali akong naglakad at pumasok sa kwarto ni Kyle. Nakahinga ako ng maluwag nang nasa loob na ako. Hinihingal at palagay ko ay sasabog ang aking dibdib sa labis na tensyon. Bumuga ako ng hangin para lumapit sa kuna at kinarga ang batang iyak ng iyak. Habang nasa bisig ko ang bata, naiisip ko pa rin kung bakit kaya may dugo sa bibig ng matanda. Matagal ko nang napapansin na may kakaiba sa pamilya nila, pero hinayaan ko lang iyon dahil maayos naman silang magpasweldo sa akin. Ang akin lang, nakakasuspetsa ang kanilang mga kilos at galaw. Ang isang nagpapagulo sa aking isipan ay ang biglang pagpula ng kanilang mga mata. Nang time na iyon, ay naisipan kong dalhin ang bata sa bintana at nakipagtitigan ako rito. Gusto kong makita kung mag-iba rin ba ang kulay ng mga mata nito. Ine-expect ko na mangyayari iyon pero hindi nangyari. Pero ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit baliktad ang aking refleksyon sa kanyang mga mata. Bigla akong kinutuban ng masama. Nanginginig ang mga kamay kong inilagay ulit ang bata sa kuna at dali-daling lumabas ng kwarto. Tumakbo ako pababa ng hangdan at mabuti na lang wala ang mga amo ko. Malapit na sana ako nun sa pintuan ng may malaking aso ang biglang humarang sa aking harapan. Napasigaw ako dahil sa gulat.
Nagpalingalinga ako at naghanap ng bagay na maaari kong magamit. Mabilis kong kinuha ang tubong na kasandig sa sulok malapit sa pintuan at walang pag-alinlangang tinusok ang aso. Ngunit hindi ko ito natamaan. Nagsisisigaw ako ng tulong habang tumatakbo ako sa labas ng bahay nang makitang nakabukas ang gate. Humahangos ako at hinihingal pero hindi ako tumigil sa pagtakbo. Namimilisbis ang aking luha sa pisngi dahil sa labis na takot. Malapit na sana ako sa gate noon. Ilang hakbang na lang sana ay makalabas na ako nang makita ko si Arthur na biglang pumasok sa gate. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila niya ako ng mabilis palabas ng gate. Nang lumingon ako, nakita kong sinundan pa rin kami ng aso kaya mas binilisan pa namin ang pagtakbo patungo sa maraming tao para hindi kami masundan. May nakita kasi kami noong kumpulan sa gilid ng kalsada. Mukhang may pinag-uusapan yata. Habang tumatakbo kami, ay nagsalita si Arthur. Sabi niya, mabuti na lang daw at naabutan pa niya akong buhay. Pareho na kaming humahangos noon, Idol. Dagdag pa niya, may narinig daw siyang usap-usapan na may pinatay na naman daw ang aswang. Nalaman din daw niya na aswang daw ang nakatira sa bahay kung saan ako nagtatrabaho, kaya dali-dali raw niya akong pinuntahan para iligtas. Hindi agad ako nakaimik sa nalaman kong katotohanan. Ito siguro ang sikretong sinasabi ni Madam. At maaari ang umatake sa akin noon ay si Matt. Wala sa sariling yumakap ako kay Arthur at nagpapasalamat. Humagulgol na naman ako noon dahil sa takot. Sa sumunod na araw, Idol, ay umuwi ako sa bahay at di na muling bumalik pa sa bayan. Nalaman ko rin kay Arthur na wala nang nakatira sa malaking bahay na iyon. Kung saan man sila nagpunta ay hindi ko alam. Basta, nagpapasalamat na lang ako dahil buhay pa ako hanggang ngayon. At dito ko natatapusin ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan ninyo ito. Gusto ko rin pong kuhain ang oras na ito para magpasalamat sa guest narrator nating si Auntie Ngera, o mas kilalang Shayla Hart, sa pagnanarrate sa aking kwento. Iniimbitahan ko po na sana ay makapasyal din kayo sa kanyang channel, sa Auntie Ngera. At mag-iwan po sana kayo ng kahit anong comment, kahit simpleng hi man lang ay matutuwa na po siya. Muli, maraming maraming salamat sa pakikinig.